Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i-hit ang notification bell. Simulan na natin! Nung ako ay bago pa isilang, naikwento sa akin ito ni Mama. Naganap ito sa hapon nung araw na iyon, kung saan siya lamang ang nag-iisa sa aming bahay dahil si Papa ay nasa trabaho at ang mga kapatid ko ay naglalaro sa labas. Nasa 7 buwan na ako sa sinapupunan ng aking ina. Sa oras na iyon, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na damit at may itim na bandana sa ulo niya. Naawa si Mama at pinalapit niya ang matanda sa bahay namin upang pakainin sapagkat ito'y nagugutom na raw. Ipinaghain ng Mama ko ang matanda, ngunit hindi ito nagsasalita at patuloy na nakatingin sa kanya. Matapos kumain, pinabauna ng Mama ko ang matanda ng mga biskit at tinapay bago ito umalis sa bahay. Nagulat ang Mama ko nang hawakan ng matanda ang kanyang tiyan at sabihing, 7 buwan na pala ang tiyan mo! Salamat sa pagkain, iha! Nagulat rin ang Mama ko at hinawakan ang kanyang tiyan habang lumalayo ang matanda. Bago siya tuluyang mawala, sinabi ng matanda na ipapabantay niya ang kanyang tiyan bilang pasasalamat. Nakapagtataka, dahil matapos ang pangyayaring iyon, napansin ng aking ama na lagi nang nakasuot ng itim na damit ang Mama ko at may bandana na natatakpan ang kanyang mukha. Nagpatingin ang aking ama sa isang albularyo, at sinabi nito na ang matandang iyon ay isang itim na kaluluwa na hindi dapat pinansin ng Mama ko. Gumaling na ang Mama ko at nung ako'y ipinanganak biglang kumidlat ng malakas ngunit walang kasunod na ulan. Inuwi na ako ng Mama ko mula sa ospital ngunit mayroon daw lagi na itim na bantay na nakabantay sa akin kaya ayaw niya akong iwanan. Nang ako'y 8 buwan na, nagtitimpla ng aking gatas sa kusina si Mama. Isang beses, narinig niya akong tumatawa ng mag-isa, kaya't nagmadali siyang lumapit sa akin. Ngunit bago pa man niya ako maabutan, may itim na anino na bigla na lang lumitaw sa gilid ko at pagkatapos ay muling nawala. Ito ay nangyayari ng madalas. Minsan siya'y nagulat na may hawak na akong dede, kahit hindi naman niya ako ipinagtimpla ng gatas. Napapanaginipan ko palagi ang isang itim na babae na nagbabantay sa akin. Hindi ko alam kung bakit lagi siyang sumusunod sa akin. Hindi niya ako sinasaktan pero binabantayan niya ako. Hindi rin maganda ang kanyang itsura, nakakatakot siya, pero naging sanay na ako sa kanya. Tuwing nagkakaroon ako ng lagnat, madalas akong magising na walang damit, tanging brief lang ang suot ko. Hindi ko maalala na naghubad ako at wala rin namang ibang pumasok sa aking kwarto. Ngunit isang bagay lang ang tiyak, pagising ko, wala na ang lagnat ko. Ang aking mama naman, kapag natutulog ako, sinisilip niya ako at nakikita niya rin ang aninong iyon. Kapag hindi ko natatapos ang sinusulat o assignment ko, kinabukasan ay magugulat ako dahil tapos na lahat. Madalas ang pagdalaw ng guardian devil ko dati, ngunit nang magkaroon ako ng girlfriend, parang naging sakitin ako. Hindi ko na masyadong nakikita ang guardian devil ko sapagkat binabantayan na ako ng girlfriend ko. Napapansin niya rin ang tila itim na anino na sumusunod sa akin. Isang beses, nang hinalikan ako ng girlfriend ko, ang aking unang halik sa kanya, biglang tumigil kami saglit nang may kumalampag sa kabinet at bumagsak na mga lotion, pabango at pulbo sa tabi nito. Biglang namatay ang ilaw, kaya't kami ay nagmadaling tumakbo palabas. Kinagabihan, nagdasal ako bago matulog na sana ay lubayan na ako ng itim na babae na yun. Nakatulog na ako at nanaginip na may kamay na humawak sa harapan ko. Ang babaeng ito ay kamukha ng aking girlfriend at sinasabi niya, "Tara na, sumama ka na sa akin. Doon mas mababantayan kita, hindi ka malulungkot, mahal." Ngunit alam ko na hindi siya ang aking girlfriend. Sinabi ko, "Sino ka ba talaga? Alam ko na hindi ikaw ang girlfriend ko. Bakit ka nakabantay sa akin lagi?" Ang kanyang sagot, "Tara na, iwanan muna lahat ng meron ka at sumama sa akin. Doon lagi kang masaya, ibibigay ko lahat ng gusto mo." Sinabi ko nang may pag-aalinlangan, ayoko. Please lang, ayoko sumama sa iyo.
Pinipilit kong gumising ngunit hindi ko kayang gawin. Sinabi niya, "Sige, kung hindi ka sumama sa akin, kukuhain ko siya." Sabi ko, "Wag. Please, wag." Bigla na lamang ako nagising at umiiyak ako. Kinabukasan, naaksidente ang sinasakyan ng girlfriend ko at ng kanyang kuya. Maswerte at ligtas ang aking girlfriend, ngunit nagkaroon ng crack sa bungo at ang kanyang kuya ay nagkaroon ng amnesia. Simula noong pangyayaring iyon, hindi na kami ginugulo ng aking guardian devil. Lahat ay naayos na. Ngunit alam kong kahit hindi ko nakikita, lagi siyang nasa tabi ko upang magbantay. Nakakatakot ngunit ako'y nagpapasalamat dahil nililigtas niya ako mula sa anumang kapahamakan at inaalagaan niya ako. Magandang araw sa inyong lahat na nakikinig sa aking kwento. Noong nakaraang buwan, ako ay lubos na nahihirapan sa paghahanap ng trabaho. Walang budget at kailangan ko pang maglakad ng 4 oras papunta at pabalik sa mga ina-applyan kong trabaho. Sa buong araw na paglalakad, wala akong kinakain. Sa panahong iyon, nawalan na ako ng paniniwala sa Diyos. Sa puntong iyon, hindi na ako naniniwala. Madalas na ako ay magkaroon ng mga panaginip na puno ng kahalayan at takot, hanggang sa mga sandaling ako ay sinasakal sa aking panaginip at hindi na ako makagalaw. Dahil sa madalas na nangyayaring iyon sa aking panaginip, sinubukan kong lumaban. Hinahabol ako ng isang taong sasakal sa akin sa panaginip, parang totoo naramdam ko ang mga suntok na tatama sa akin. Nakaramdam ako ng init sa aking kamay, parang totoo na totoo. Hanggang sa ako na ang lumalapit upang habulin ang taong sasakal sa akin sa panaginip. Isang beses, natulog ako at iba na ang nakaharap sa akin sa panaginip. Nakakita ko isang malaking butas na humihigop ng kahit anong bagay. Nagulat ako at tumayo, nagtataka kung bakit ako hindi hinihigop ng butas. Halos maubos na ang mga gamit ko sa kwarto sa panaginip. Bigla na lamang may lumabas na kamay mula sa butas at hinawakan ako sa ulo. Hinihila niya ako papasok sa butas at napansin ko na may isang bagay na hindi hinigop ng butas, ang aking stainless na rosaryo na kwintas. Pinilit kong inabot ang rosaryo sa sahig. Nang maabot ko na ang rosaryo sa sahig, bigla akong naiyak at sinabing, "Diyos ko, patawad." Bigla na lang nawala ang malaking butas at malaking kamay. Pagmulat ko, ako ay umiiyak, hinihingal at pawis na pawis. Hawak ko ang rosaryo na kinuha ko sa sahig sa aking panaginip. Mula noon, halos linggo-linggo na ako nagsisimba. Noong taong 2016, kami ay lumipat sa isang bahay na pinaupahan sa amin dahil walang anak ang may-ari na maninirahan doon. Ang bahay ay luma, walang pintura, may malaking bakuran at may 2 kwarto. Sa isang kwarto ay ako at ang lola ko. Pero dahil sa salas ang telebisyon namin, doon sila natutulog nila mama ko. Isang beses, habang ako ay nakahiga, mga alas 8 ng gabi na yata noon. Ang ilaw ay patay, ngunit ang pinto ng aking kwarto ay bukas kaya't ang liwanag mula sa salas ang nagbigay liwanag sa aking kwarto. Nakaharap ako sa pader na harap ng aking pintuan, kung saan ang aking kabinet ay matatanaw mo pag ikaw ay galing sa labas. Kaya ang anino ng aking kabinet ay nakikita ko sa pader dahil sa kadiliman. Napatalon ako sa gulat nang makita ko habang nag-scroll ako sa cellphone ko, may isang batang lalaki na lumabas mula sa loob ng kabinet. Kitang-kita ko na talagang galing siya doon. Nagpatay mali siya, saka ako pumikit at nagdasal hanggang sa makatulog ako. Makalipas ang ilang araw, nagkwento rin ang aking lola. Noong araw na iyon, sinabi niya na magkatabi sila sa pagtulog. Nagising daw siya ng madaling araw dahil may pakiramdam siya na mayroong nakatingin sa kanya. Pagtingin niya, may batang lalaki sa paanan namin at akala niya ay ang aking bunsong kapatid. Tapos kinausap pa daw niya kasi akala niya yung bunsong kapatid ko. Tinitigan daw ng lola ko hanggang sa na-realize niya na wala itong mukha. Noong taong 2020, lumipat kami ulit ng apartment. Mayroon itong 6 na butas at sa pangkalahatan, wala namang kababalaghan na nangyayari. Subalit, muli na namang nakaramdam ang aking lola. Ang aking nanay ay natutulog lamang sa tumba-tumba dahil walang kwarto sa aming napuntahan na lugar. Isang beses, mga madaling araw,
Si Lola ay nagising dahil muli na namang may nakatingin sa kanya. Nakita niya isang batang lalaki na nasa harap niya, ngunit walang mukha at malabo. Hindi na niya maipagkaila ang takot na kanyang nararamdaman. Nag-isip siya na magkumot para magtago, ngunit bigla na lang nahila pababa ang kumot niya. Sa palagay namin, sinusundan pa rin kami ng batang iyon. Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories@gmail.com.